Ang kwentong maririnig natin ngayong gabi ay nagmula sa isa nating tagapakinig. Hinati natin ang mga karanasang ito sa dalawang bahagi para maikwento natin ang mas maayos. Kaya't kung handa ka na, ano pang hinihintay natin? Simulan na ang takutan. Magandang araw. Gusto ko lang sanang ibahagi ang aking nakakakilabot na kwento. Hindi ko alam kung bukas ba ang aking ikatlong mata o sadyang malakas lang talaga ang pakiramdam ko sa mga paranormal at kakaibang pangyayari. Ako yung tipo ng tao na masasabi mong hindi agad-agad naniniwala sa mga kwento-kwento at sabi-sabi lang. Maniniwala lang siguro ako kapag napatunayan ko na totoo ito at makita ko gamit ang sarili kong mga mata. Ngunit sa pangyayaring ito, hindi ko pa din talaga maeksplika kung ano ba talaga yung nakita ko. Ito yung una kong karanasan na hindi ko makakalimutan. Nagkaroon kami ng kaunting sama-sama ng mga barkada ko. Simpleng inuman lang at kwentuhan. Nang magmadaling araw na, mga alas tres na siguro yun, matapos ang aming salo-salo, ay inihatid ako ng barkada ko sa aming bahay. Hindi ko din naman maikakaila na lasing na kami noong mga oras na yun na hinatid ako sa aming bahay. Nakasakay kami noon sa motor na may sidecar. Habang nasa kalsada, makikita mo namang normal na madaling araw lang ang lahat. Maliban sa motor namin, sa unahan ay may isa pang motor na may sidecar din. Habang umaandar kami, may nakita akong batang bigla na lang tumawid. Siguro mga nasa 5 hanggang 7 taong gulang na yung bata na yun. Nakasuot ito ng gown at tila nagliliwanag sa puti. Napaisip ako na parang walang hiya naman ata ang mga magulang nito. Dahil madaling araw na ay inutusan pa ang anak nila na lumabas ng bahay. Sinabi ko na lang sa kasama ko na, "Pre, nakita mo ba yung batang tumawid? Grabe magulang nila eh, madaling araw na nasa labas pa yung bata." Ang sabi naman ng kasama ko, "Uy, anong bata? Wala naman eh." Wala daw itong nakita. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakita noon o dahil nakatutok sa pagmamaneho ang barkada ko kaya hindi niya napansin. "Yung kakatawid lang, nakaputi." Ang sagot naman ng kasama ko, "Huy, huwag kang manakot. Walang tumawid oy. Tsaka wala akong batang nakita." Nung mga panahong yun, nakita ko sa mukha niya na parang takot na siya. Kaya hindi ko na lang ipinilit yung nakita ko at tinignan ko na lang kung saan papunta yung bata. Habang nakatitig, nakita ko na nasa tabi na siya ng daanan na puro barbed wire at puro damuhan. Sa isip-isip ko, saan siya lumusot at paano siya napunta doon? Sa unahan ng batang ito, nakita ko ang isang malaking puno ng mangga. Hanggang ngayon, nagugulumihanan pa din ako sa nakita ko ng mga oras na yon na hinding-hindi ko maintindihan kung ano. Alam ko kung ano yung nakita ko. Bata. Pero inisip ko na lang, baka kasi lasing lang ako ng mga oras na yon. Nangyari naman itong isa ko pang karanasan
nang hindi ko sigurado kung panaginip ba ito o totoo nang nangyayari. Malakas talaga ang pakiramdam ko sa mga ganitong bagay. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, hindi ako sigurado kung bukas nga ba ang aking ikatlong mata o sadyang dala lang talaga ng malakas kong pakiramdam sa mga bagay na paranormal. Tulad siguro ng mga multo at kung ano-ano pang nilalang. Naniniwala ba kayo na maaaring magmasid ang mga espiritu habang ikaw ay mahimbing na natutulog? O yung sa panaginip mo, mayroong tao o kaya multo na nakatitig sa iyo habang natutulog ka? Sabi ng karamihan, kapag naranasan mo daw ang mga ganitong klase ng panaginip, may posibilidad raw na habang natutulog ka sa iyong higaan, mayroon daw talagang tao o multo na nakamasid sa iyo habang mahimbing na mahimbing ang tulog mo. Hindi ko din sigurado kung totoo ba itong nangyari sa akin o hindi. Katulad nga rin ang sabi ko kanina, hindi ako kaagad-agad naniniwala sa mga bagay na hindi ko pa nakikita, nararanasan o napapatunayan ng personal. Kung kwento-kwento lang ito at hindi ko naman talagang mapapatunayan kung totoo o hindi, ay hindi ako agad-agad maniniwala. Ngunit isang beses, nang makauwi kami sa Davao ng asawa ko, nakaranas ako ng ganitong klaseng panaginip. Sa palagay ko, mga halos alas tres na yon ng madaling araw. Alam kong himbing na himbing na ako sa pagkakatulog noon. Habang nakahiga raw kami ng asawa ko sa panaginip ko, napatingin raw ako sa bintana. Wala naman akong inaasahang makita. Ngunit nang mapatingin ako rito, may nakita akong isang nilalang o siguro isang multo na nakadungaw sa bintana namin mula sa labas. Titig na titig ito sa aming mag-asawa habang himbing na natutulog ang asawa ko sa aking tabi. Wala naman itong ginagawang iba. Basta nakadungaw lang sa bintana at nakatitig sa aming mag-asawa. Siguro sa sobrang takot ko sa nakita ko sa aking panaginip, ay biglang nagising ang katawan ko mula sa pagkakatulog. Parang totoong-totoo yung nakita ko. Yung parang gising ka sa loob ng panaginip mo. Pagkagising ko, ay parang hindi ko maigalaw ang katawan ko sa takot. Hinding-hindi maalis sa isip ko yung nakita ko sa panaginip kong yun. Isa itong nilalang na pulang-pula yung muka. Yung parang sunog. O siguro mas tama kung sabihin parang muka ng demonyo yung nakita ko. Grabe ang inig ko noong mga oras na yon na napa-sign of the cross ako agad sa takot ko. Hindi mo na kasi malaman kapag tulog ka kung ano ba yung mga nangyayari o parang panaginip lang. Hindi naman kasi natin alam kapag natutulog ba tayo, saan ba tayo napupunta? Sino ba ang makakasalubong natin? At kung anong nilalang ang makikita natin. Napadasal ako matapos ang pangyayari ngayon. Sobrang dilim kasi ng kwarto namin. Kaya kapag may nakita ka sa labas na ganoon kapula ang mukha, ay talagang kitang-kita mo. Hindi ko na din kasi malaman noon kung naalimpungatan lang ba ako o totoong may nakasilip sa bintana namin. Thank you.
Maraming maraming salamat kay Boss Alvin sa pagpapadala ng nakakakilabot na karanasang ito na mapapadalawang isip ka sa mga nakikita at napapanaginipan mo. Sa totoo lang eh, naniniwala talaga ako sa mga sinasabi ng karamihan na ang panaginip ay parang isang portal sa ibang dimensyon tulad ng astral projection. Mga ganyan, kaya nakakakilabot talaga ang mga ganitong karanasan. So kung nais mong magpadala ng iyong personal na kwento o karanasan sa amin, maaari mo akong i-message sa ating Facebook page na ScreamPH Official at sa ating email address na ScreamPHOfficial@gmail.com. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.